Para sa mga katikbloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers, at silent viewers, magandang araw. So ito, meron tayong bagong item na dumating, ano, ka-unwrap lang natin. Meron tayong mga potentiometer, meron tayong, ayan, 3 pin, 20k yung value. Tapos itong 6 pin naman natin ay 50k. So tama yung mga dumating sa atin, yung mga pinapadala. At meron din tayong mga hex brass. Ayan, para sa ano yung gusto mong lagyan ng PCB spacer yung mga may gagawin yung project. So ito yung ginagamit natin. So bolt anat lang yung kulang pamaris dito. At pinaka-importanting feature natin dito sa video natin ay ito. Gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung madalas kong ginagamit na Bluetooth decoder or Bluetooth receiver. Itong ginagamit ko na to, ito lang yung mga, para lang sa mga customer ka, no, mga kliyente na gustong magpakabit ng Bluetooth lang yung gusto nila. Ayaw nila nung may USB, ayaw nila nung may SD card. Yung wala na, hindi na yung, hindi na masisira yung hitsura ng kanilang item. Kung ano yung hitsura dati, ganun pa rin. So ito yung mga ginagamit ko na kinakasako sa loob. Gustong-gusto ko to dahil wala siyang nagsasalita. Hindi katulad ng ibang mga Bluetooth natin na nabibili na mayroong babae na nagsasalita. Minsan nagsasalita at Chinese pa. So ito wala. Kapag nagpa-power on siya or nagko-connect, kusang nagbibip na lang. Tapos, itong isang klase ng board na to, may kasamang remote. Tapos yung isa naman, walang remote, pero meron siyang control. Okay? At ang napakaganda pa dito, na gustong gusto ko, dahil wala nang sakit sa ulo, pwedeng-pwede na siya sa kahit na anong amplifier, kahit na anong active speaker na kakabitan mo, dahil napaka-wide ng kanyang supply voltage. Ang kanyang range ay nag-uumpisa sa 3.7 volts, up to 24 volts. Kaya ito yung paborito ko na ginagamit. Tapos maliban doon, sigurado ako dito na stereo. Hindi katulad ng ibang board kasi kapag tinitrace mo siya ng maigi, ini-split lang yung left and right, pero yung pinagkukunan ay mono lang, isang linya lang. So dito, subukan na to na malakas tumunog tsaka stereo. Malinis, malakas tumunog. Hindi katulad ng iba kasi kahit na stereo, medyo mahina talaga yung output, yung audio out niya. So dito, malakas na to kasi nakakapag-drive siya ng headphone. Ito, titingnan nyo. So ito, dito, ayan. Ito yung may kasamang remote. Dito yung kanyang sensor. Ayan o, tingnan nyo ng maigi yung kanyang supply voltage. From 3.7 up to 24. Ayan, dito. Tapos pwede mo rin siyang gamitan ng ayan, USB. Ayan, meron siyang charging input dito. Ito yung kanyang kasamang remote. Ayan. Tapos dito naman sa isa, wala siyang kasamang remote pero nandito may control siya. Nandito yung play, tapos previous, next, tapos volume up and down. Dito kasama na. Ayan. So pareho lang din yung supply. 3.7 up to 24. Yan, tingnan nyo ng maigi. So itong circuit na to ay pareho lang. Ang pinagkakaiba lang nila ay yung isa may kasamang remote. Yung isa wala. Manual yung kanyang control. Ayan siya. So hindi na tayo magtatagal, ano? So nasabi ko na siguro lahat at na-share ko na. So kung may mga katanungan man uli, mag-comments down below na lang at doon na lang natin sasagutin. So maraming salamat, God bless at bye-bye.